Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, muling nagbabalik yung lingkod, Rondi TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Congressman Arnie TVS, mayroon na namang bagong nilabas na video. Ay, picto na talaga ito mga kababayan sa pulbo. Kung ano-ano na pinagsasabi nito mga kababayan. Ito nga, nagreklamo na naman ito no, sa ating pamahalaan. Bakit daw nagpadala ng isang team sa Timor-Leste na hindi niya nalalaman mga kababayan? Kailangan magpaalam sa kanya muna bago sabihin sa kanya. Okay, Congressman! Mayroong intel na pinapadala. Pinapadala kami dyan, ha? Mag-ingat ka, baka makita ka at malaman kung saan ka ba talaga pumipirmi. Saan ka ba laging nagla-live? Saan ka ba laging kinakausap si Attorney Topacio? Maghanda-handa ka dyan. Ihanda mo na yung bag mo para makaalis ka. Ganun ba yung gusto mong gawin ng ating pamahalaan? Mang Arnie, napakatalino mo talaga, Mang Arnie. Ito na naman, mga kababayan, ano, wag na natin patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kapalangga, kailan lang nagbanggit ako sa social media, di ba? Na may isang team na ipapadala sa Timor-Leste. So, nabalitaan ko na naman si Lieutenant Colonel Cecil Villoria at may kasamang apat na tao pinapapunta sa Timor-Leste. Ang pakay ko lang dito, gusto ko malaman kung ito ba ay official trip ng ating gobyerno. Bakit ko to tinatanong? Siyempre, ako ay isang Pilipino na mamamayan at isang taxpayer other than being a congressman. Kung official trip kasi to, siyempre, ang magbabayad nito ay taong bayan. Kung private trip nila to, di wala tayong pakialam, di ba? Pwede silang magbakasyon. Wala kami pakialam kung magpadala yung ating pamahalaan dyan ng, magpadala ng, ano dyan, ng mga tao, no? Para lang malaman kung nasaan ka ba talaga nagpipirmi. Wala kami pakialam dyan sa tax nyo, kung magastos sa ating pamahalaan. Kung gastusin ba naman nila sa tama, katulad ng puntahan ka dyan para alamin kung saan ka. Tapos, pag nalaman na nandun ka na namamalagi, magpapadala na naman ng isang team para pusasan ka. Yun ang ano, wala kaming ano, walang question yung ating mga kababayan. Ikaw lang naman ang nagki-question dyan sa ginawa natin pamahalaan palagi. Ngayon, kung official trip ito, dapat malaman ito ng lahat. Balita ko kasi hindi alam ng Philippine Embassy ng Timor-Leste. Balita lang naman. At isa ko pang nabalitaan na ang pakay daw ay intel work towards, against, or for Congressman Arnie Teves. Ibig sabihin, ako yung pakay. Alam ka naman mapadala ng intel dyan yung pamahalaan, tapos iba pala yung minamanmanan. Hindi talaga, ikaw naman talaga yung pakay dyan. Kung nasabihin sa ating mga kababayan, alam na ng ating mga kababayan na hindi magpapadala ng tao yung ating pamahalaan dyan para lang mag, ano ba, mamasya lang para lang titingnan yung mga ginagawa ng mga tao dyan sa Timor-Leste. Siyempre, pinapadala yan. Hindi mo na kailangan sabihin namin yan. Pinapadala yan para sa'yo. Para tingnan kung talagang ano na ba yung nangyari sa'yo. Bakit ganyan ka na magsalita? Iba-iba na yung mga ano mo, paliwanag mo. Nilalayo mo na sa talagang tao yung punto na para kay Gobernador Ligamo yung pinag-uusapan. Iba na kasi mga kababayan, napapansin na rin ating mga kababayan, ha? Iba na yung pananalita ni dating Congressman Arnie Teves, ano? Stress na nga daw ito, sabi ng ating mga kababayan, di ako nagsasabi niya na. Iba na daw yung tuno ng kanyang pananalita. Ibig sabihin mga kababayan, ano daw talaga ito, may tama na sa pulbo kay ng intel world. So, ma'am or sir, hindi ko alam kung lalaki or babae ka, dahil may Cecil naman na lalaki, may Cecil din na babae. Sana, kung ako yung pakay nyo, you should have informed me ahead of time para may panahon naman akong mapasyalan kayo at mapuntahan kung pumunta kayo ng Timor-Leste. Diba? So, yun lang. Sana hindi nyo na tinatago dahil malalaman naman ang lahat. Anyways, kung ako yung pakay, paalam lang. Sana mahabol ko pa na mapuntahan kayo. Sus! Congressman! Nagtatago ka nga, pupuntahan mo pa. Napakayabang mo talaga. Iba na talaga yung epekto ng pinagbabawal na gamot. Ikaw magsasabi ka pa na pupuntahan mo yung... Baka nung nalaman mo na papunta dyan, kaya pala siguro nung nalaman niya na may pupunta na isang team nga dyan para hanapin ka siguro
Kaya lumipad ka ng ibang bansa na naman, nagpakita ka ng, nagsuot ka ng kasuotan ng Muslim, para isipin ng ating pamahalaan na wala ka na dyan. Nakalipat ka ng ibang bansa. Pero sa palagay ko, ano mga kababayan, ano, sa pananalita ni Congressman Arnie Tibis ay nasa Timor Leste pa ito. Yun lang siguro yung isang picture na yun na pinakita niya, baka lumipad lang ng ibang bansa tapos mamaya bumalik na naman para lang sabihin na nasa ibang bansa nga siya, walang nasa sa Timor Leste. Para yung pinapadala na team ay i-pull out na. Say, balik ka na kayo ng Pilipinas kasi wala na nga si congressman o dating congressman Arnie Tibis dyan. Mag-aksaya lang tayo ng panahon. Pero ang totoo mga kababayan na si Timor Leste ito. Itong tingnan natin yung kwarto na ito. Ulit na lang kasi itong kwarto na dating congressman o si Mang Arnie mga kababayan. Nasa Timor Leste nga ito. Tama nga si DOJ Secretary na nasa Timor Leste. Magkamali ba? Napakadaming magre-report sa ating pamahalaan kung saan ba ito. Yung intel nga na sinasabi ni dating congressman Arnie Tibis. Mahirap magkamali yung ating pamahalaan mga kababayan. Na maraming source itong pamahalaan natin ano para tukuyin kung saan namamalagi itong dating congressman na ito. Yun o, bago ako magtatapos at kayo nang bahalang humusga dyan sa iwan ko ba kung ano na bang nakain itong si Mang Arnie mga kababayan, hindi na natin alam. Yun o, bago ako magtatapos, shout out muna tayo. Mag-shout out tayo, mas maganda pa itong shout out natin sa pinagsasabi ni Mang Arnie mga kababayan. Yun o, shout out kay Agnes Miranda. No, iyan, nagtutula ata siya. Randy, shout out. Shout out siya, Randy. Arini Ferrer, shout out. Pulbos Pamor, Tibis. si Samir Anginda, shout out. Ang lakas ng tama talaga, yan ha. Hindi ako nagsasabi niya na. Ito, sabi pa ni Lorna Kwal. Kuya, Kiwal ba to? Lorna Kiwal ba to? Comedian pala to si Kung Tibis. If not, he is not out, he's mine. Ayan ha, sabi ni Ma'am Lorna. Tapos kay Tid Victorio, sabi, galit ng taong bayan, baliw, you abandon your constituent. Tapos sabi mo, mahal ko ang sarili ko. Tapos kayo itong basahin kanina. No? At kay Sagrado, shout out. Kay Sylvia Topaz, GTB. Shout out sa iyo, GTB ha. Kay Aida Castro, kay Leonso Baguhin. Kay Cesar Austiro, kay Milo Antiuho, kay Rosalie Malit, Pama Rosalie, kay Rosalie Malit, no? Kay Lodzra Pino TV, shoutout. Sagrado, shoutout. Pinagtatawanan ka ng kuting sa lansangan, ha? Uwi ka na. Pinagtatawanan ng kuting. Kaya sabi ni Sagrado, ha? Kay Rin Laturi, kung di ka guilty, ay umuwi ka na at harapin mo, reklamo. Sayo. Ay, ito na mga kababayan natin nagsasabi na pinapauwi ka na nga. Bigmar, shout out kay Rande. Shout out kay Jose Casio. Shout out kay Feliciano Umay. Kay Ruina Bertudis. Hilom to pa siyo imong mata. Gapitok-pitok bot-bot ni mo. Grabe itong mga komento dito ha. Kay Ritzel Estasi. Shout out yo. No bots for him. Langga. Ayan ha. Hindi siya boboto sayo. Kaya tawag dito, kaya Rogrisio Baktasa, Isidro Remulla, wag mong pansinin yung mga hamon kay Tarsir, strategy lang niya yan para lang baka tumuloy kang magbitaw bilang isang SOG. Ayan na, sabi ni ano yan ha, Rogrisio Baktasa. Kaya pi Richuerta, Rica Huerta, kailangan siya ay tanggalin sa pisto dahil masama gawain niya, isa siyang kriminal na tao at maraming pinewerwisyo pamilya, dapat siya ay bitayin. Oh, pinapabitay ka na nga natin mga kababayang iba. Yun, hanggang dito lang muna no? At abangan natin mga kababayan, baka uwi nga talaga tosing itong si Mang Arnie, dahil nga nag-umpisa na yung pagulong ng kaso mga kababayan. Na hanggang dito lang muna, at once again, this is Ronnie TV. Mo ingat ang lahat. God bless bawat isa sa